And so tonight, we are so blessed from the music ministry of Love Block Maine, and one of the speakers of Love Block Maine, no, ang ating pong kapatid, Brother Francis and Sister Jean Irinco. Welcome, Brother Francis, Sister Jean. Praise God. Good evening, brothers and sisters. Magandang hapon, magandang tanghali, at magandang umaga sa mga kapatid natin nanonood sa oras na ito. At ganoon din po, good evening po. Ako po si Brother Francis, akin pong sister wife, si Sister Jean. And we would like also to praise and thank God for the invitation coming from Brother Vic and Sister Emma Cabral for inviting us here at the Be Inspired Love Flock Cebu to share our experiences as charismatic renewed Christians in the Lord. At ngayong gabi po, magbabahagi ang aking brother husband kung paano niya po na-experience ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Amen. So maraming salamat, Sister Jean. Bago po ako naglingkod sa ating Panginoon Diyos, bago ako naging charismatic, may old life din naman po ako. Karamihan naman siguro sa atin, may old life, diba? Mga tinatawag ni Lord talaga ko minsan ay may hindi gaanong magandang buhay bago sila naging members ng charismatic movement. It all started when I was in high school. Actually, bata pa ako noon. Kung naalala ko, way back then, grade 6 pa lang yata ako noon eh. Natuto na akong uminom at manigarilyo. Hindi dahil sa mga barkada, pero natuto akong uminom at manigarilyo dahil nakikita ko sa mas nakatatanda sa akin. Uulitin ko lang po ha, nakikita ko sa mas nakatatanda sa akin. Ewan ko lang pag hindi pa kayo tinamaan dyan. Kasi kung minsan ang hirap, diba, sasabihin nila, anak, huwag mong gawin to, or pamangkin, huwag mong gawin to, pangit, masama, tapos makikita mo ginagawa nila. So, magiging curious ka, bakit ganun, ginagawa nila, tapos ako pagbabawalan nila. So, natuto ako magkaroon ng bisyo, and then when I was in high school, ayan na, yung drugs. Ayun, dahil sa barkada na rin. Even in my high school and college days, I was bringing drugs on the campus kasi nga naging pangit man pakinggan, pero naging pusher po ako. At to make the story short, naging wanted po ako sa isang city, hindi na po sasabihin kung saan, at nahuli po ako sa isang bypass operation, nakulong po ako. In fact, nadyaryo pa po ako. Ito po, ewan ko lang kung nakikita dyan, tinakpan ko lang po yung mukha ng dalawa kong kasama. Grupo kami. Nakalagay sa title is Fall of Idol and Company. Hindi po ako si Idol. Ang tawag sa akin si alias Batman. So tinakpan ko po yung mga mukha nila for privacy policy. Ako po yung nakabilog doon. Parang ang layo, no? Ang payat-payat ko. Tapos long hair. And anyway, drugs, paba. Pambababae. Alam naman ng misis ko yun eh. No? Pumapatol din po ako sa lalaki during that time. Isang buhay na hindi pwede pagmalaki sa mata ng Diyos at mata ng tao. Minsan sa kwarto, tatlong babae, tatlong lalaki, hindi ko na po sasabihin kung anong ginagawa. Siguro kung namatay ako during that time, dire-diretso ako sa impyerno kung hindi ako nagsisi. Dahil nga nakulong ako. At least man lang, yung drugs hindi po nakuha sa akin. Wala po silang nakuhang evidence sa akin. Nakuhang evidence dun sa dalawang kasama ko. At hindi ko maitatago ang nangyayari sa buhay ko sa aking mga parents. Halata na ako isang addict, isang pusher. Ang ginawa ng nanay ko during that time, kahit meron siya mga kapatid na judge, lawyers, hindi nila ako pinarehab. Ang ginawa ng nanay ko is kumapit sa panalangin. In fact, tuwing madaling araw, pinipray over ako ng nanay ko. Pinapatong niya yung kamay niya sa ulo ko, tapos pinipray over ako. Tuwing madaling araw, nagugulat ako. Sino bang hindi magugulat nun? Patay ang ilaw, ang himbing ng tulog ko. Pag ikot ko sa higaan ko, biglang may nakatayo sa gilid ko. Buhaghag ang buhok, nakaputing duster. Nagpipray over nun pala, nanay ko yun. No? And she was an example for me. Kaya nung nagkaanak na kami ni Mrs., ganun din kami, pinipray over namin ang mga anak namin. In fact, pati ako, winiwisikan ko ng holy water, diba?
Akala ko tulog. Sa gabi. Sa gabi. Akala ko tulog sila. Sabi ko tulog, hindi sila makakaramdam. Nung winisik ka ng holy water, nagulat lang ako habang nakapiknag sa sign of the cross. Wow, automatic. Bunga ng charismatic parents. And there came a point in my life na napagod na ako sa drugs, sa bisyo, sa malaswang pamumuhay. And I just remembered myself standing in front of the picture of the Sacred Heart of Jesus.